mga hakbangin na ginagawa nila na unannounced. Ito ang laging apektado, una Davao, Kingdom of Jesus Christ at mga Duterte. Ito na nga si Inday Sara na hinugot yung kanyang ano, yung kanyang security 75. So sa ngayon, ang bantay na lang ni Inday Sara ay yung PSG, which is kontrolado pa rin yun ng Malacanang, kasi wala na yung ano yung VPSG. Wala nang ganun. So paano pag hinugot pa yan, wala nang magbabantay kay Inday Sara? Banat Bay, delikado ba buhay ng isang Inday Sara? Hindi, safety yan, safety. Safe ang isang Inday Sara? Nakalaban. Alam mo kasi ito sinasabi nila ba't daw sinisisi, ganito, bakit yung kasalanan ba dapat ang sisihin si PNP Chief sa pag-alis ng mga security ni BP Sara? Alam nyo, napaka-simple lang naman yan. Tandaan natin, sa isang revolusyon, sa isang pakikipaglaban, hindi pwedeng atake ng atake. Merong pagkakataon na dapat maayos ang diskarte, hindi yung puro ala Bonifacio ang style. Hindi ganun. Kung matatandaan natin, kahit sa kasaysayan natin, may mga ganyan tayong mga bayani nga. Bayani, wala namang problema, bayani sila. Kaya lang, iba pa rin yung impact na nagawa ng katulad nila Jose Rizal. Diba? Na merong ano, merong karunungan pagdating sa diskarte. Yung katulad nung kay PRRD. Ang problema kasi, yung iba medyo nakalunok ng hamburger ng Jollibee, bida-bida. Namunguna, kahit wala sa kumpas, ginagawa. So, wala tayong magagawa kasi syempre kailangan mabuhay nga naman. Magbayad ng utang dyan sa US, so kailangan talaga ng views. Wala tayong magagawa doon. Okay lang yon. Pero ang atin lang naman, ang nagsasacrifice, yung mga pinuno natin dito na supposedly sana nagpo-focus sa trabaho at sa maayos na pakikipaglaban, pero sila ang tinatamaan dito. Mm-hmm. Mga Duterte ang tinatamaan. Sa maling diskarte. Yun ang problema. Ngayon, kung nagagalit kayo sa amin, Banateros na lumalaban dito, wala po kaming problema dahil kalayaan nyo naman magalit. Kami naman po, ang gusto lang namin ay yung tamang diskarte para po sa mga Duterte. Ang nangyari, kanya-kanyang bida-bida, bahala kayo. Kayo na ang bida. Kaya nga pinapakita sa inyo ngayon kung ano yung mga nangyayari. Coach Oli, baka meron kang additional? Wala, bahala si Banat Bay dyan. Pero alam mo talagang hindi maganda yung discarding naganap diyan sa video na yan, but tawag dito yung naglabas, meron siyang video na sinabi niya na hindi ko naman sinasabi na si presidente yan So ba't niyo pa nilabas kung hindi naman pala kayo sigurado sa ilalabas sigurado ng video. So, nagkaagulo na lang lalo di ba? So, sana kung yung sigurado tayo na talagang siya yun, di sana yun yung nilabas natin. Pero kung hindi naman pala tayo sigurado, ba't pa natin nilabas? Eto nga, nakikita natin basta yung resulta. Basta ako, antayin ko, sa akin lang, antayin ko kung ano yung hakbang ni PRRD. Kung maglalabas ng video si PRRD, susuportahan ko. Yan. Ganun lang, bumuelta yan sa maisog, at kanina nga na-discuss ko to sa channel ko, hindi ko alam kung pwede ko i-discuss dito dahil kung sino-sino nang nasisisi diyan, tata meron pang tinatamaan sa maisog, no? So i-confirm pa natin 'yan, pero lumaki yung nagkaroon tayo ng konting gusot diyan. May sinasabi dyan pa sila, Coach Oli, na meron pa daw apat na video na hina-hype nila na ilalabas. So, ano kayang in-expect natin doon sa mga video na yun? Is it gonna be the same video na karugtong lang nito? O ibang scenario naman? No? Ilabas nila sa channel nila. Maganda channel yun. Nila dapat. Mausaya. Parang meron kang gusto sabihin. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na Hindi, ito ha. Kasi baka naman sabihin ng iba, kinokontra lang natin porque si Maharlika kayong naglabas. Hindi ho yun. Yun ho yung mga mabababaw na pananaw lang. Hindi ho namin kinokontra yung video. Hindi ho yun ang punto namin dito sa pagkokontra sa video. Hindi rin sa hindi kami naniniwala. Kung hindi po kami naniniwala, sa totoo lang, kami po na nandito dito, hindi naman po bumoto at hindi nangampanya kay Marcos kasi naniwala na nga kami.
Doon pa lang sa sinabi ni PRRD, naniwala na kami. We do not need a video to convince ourselves. Ito kasi ang problema. Tanda natin, ito ang laban. Tayo, mga nasa loob, alam na natin. Kumbinsido na tayo. Kaya nga hindi natin binoto eh. Oo! Is, ang kinukumbinsi natin ay yung mga nasa labas. Tama, mali. Ang tanong, tanongin nyo yung mga kaibigan ninyo na walang kaalam-alam. Ipakita ninyo yung video. Nakumbinsi ba sila? Ako, ginawa ko yan. Ang dami kong tinanong. Pinakita ko yung video. Alam mo, sagot sa akin, bakit kayo ganyan? Bakit naglalabas na mga ganyan? Eh, alam nyo namang hindi tama, hindi maganda, tas mukha pang kaduda-duda. Instead na na-convince natin sila, uy, may problema tayo sa gobyerno. Uy, ganito nangyayari sa gobyerno. Hindi. Na-turn off yes, sila. Andiri. Nainis sila sa atin. Magising naman po tayo sana. Magising tayo, hindi yung tayo sa isa't isa tuwan-tuwa. Ang daming video, ang daming views, ang daming views. Tuwan-tuwa tayo, nyari. Nakonbinsi ba natin sila? Kayong sumagot, wag nga ako eh. Tanungin nyo yung mga kaibigan ninyong walang pakialam sa politika, ipakita nyo yung video. Tingnan mo, tanong mo. Alam mo, tanong, ang sagot ka agad? Parang di naman siya. Ganun ka agad ang sagot eh. Instead na nagduda doon sa tao, ay talaga? Siya ba yan? Parang hindi. Alam nyo kung bakit naging ganon? Kasi hindi inorganic. Ang nangyari, pinaghandaan, nag-premiere, nag-teaser, tapos inilabas sinabay sa zona, hindi organic. Saan kayo nakakita ng revolusyon na hindi organic? Nung panahon ng EDSA, organic. Lahat yan, yung unang EDSA. Yung pagpatanggal kay ERAP dahil doon sa envelope, organic lahat yun. Yung pag-walk out ng mga ano, organic lahat yun. This time, pinaplano, pinaghandaan, itiniser. Anyari? Wala tuloy. Kasi parang ang dating, wala, pinagplanuhan nyo. Talagang sinadya ninyong ilabas nung panahon na ano. Kesa na nakumbinse, wala. Para talagang tayong mga ano. Again ha, naniniwala kami. Hindi yun ang question dito. Naniniwala kami. Pero yung iba na gusto nating kumbinsihin, naniwala ba? Tanungin nyo sila. At huwag nyo kaming sisihin. Tanungin nyo sila. Ako ay may tanong. Kasi marami akong nababasa sa Facebook, sa mga social media. At pati mga kaibigan ko, sinasabi, no, mga authenticated daw tong video na ito. Anong masasabi nyo dun? Authenticated. Authenticated yung video? Hindi. Pinakita ba nila yung, ano, yung, proseso? Yung authentication? Kasi kasi Coach Oli, pwedeng authenticated yung video na hindi siya AI, pero it doesn't prove na yung presidente ng Pilipinas yun. Ibang usapan din yun. And madami ka pang ipoprove doon sa video na yun. Ano yung kanyang kinuha, ano yung nakalagay sa lagayan, kailangan mo i-prove na illegal substance yun, di ba? So madaming proseso kasi talaga para mo masabi na etong video na ito eh substantial enough para yung gusto nila na mapatalsik yung presidente eh magawa nila. Oh, so kung titingnan natin yung proseso ha. Oh, kung admissible ba to, inadmissible ba to? Kasi kita niyo naman, nagsasanib ng puwersa ang military, police, DICT, NBI kanina, may pinalabas na silang ano, pinalabas na silang press conference na sinasabi nila na peke ito. And may call din, itong meron ding call si Gibo Teodoro na sa international community na tugisin yung mga nagpakalat nito. And right after that, the same person na nagpakalat nito, naglabas siya ng video at sinasabi niya na I never said na ang presidente ng Pilipinas yung nasa video. Pinlay ko yung video at sinasabi ko sa video na bahala na kayong humasga kung sino yan. So ito yung sinasabi natin na maliciously pinlay yung video sa isang rally na konektado sa mga Duterte. Ang problema, dahil yung rally na yan ay, yung organisasyon na yan ay konektado sa mga Duterte,
gaganti ang mga ano, makaganti ba sa kanila ang gobyerno eh nasa ibang bansa sila. Pinatawag nga sa Senado, hindi na ipatawag dahil kailangan makipag-usap muna sa gobyerno niya. So, yun yung ibig natin sabihin. Tayo ang napapahamak dito sa Pilipinas. Tayo ang napapahamak dito sa bayan natin habang sila doon, ano sila, wala silang liabilities. Wala silang civil liabilities at wala silang sasagutin ng mga kaso dahil hindi naman sila mga Pilipino. And ito na nga, si Inday Sara, natanggalan ng ano, si ang KOJ, si hinaharas na naman, ano pa yung mga susunod na hakbangin? Kung totoo yung sinasabi nyo na oppressive, itong gobyerno to, nakakatakot yung mga susunod pang mangyari. Diba? Ito si Jamie, sasabihin nata eh. Jay, huwag mulunukin yung mic. Hindi, naipit ng bilbil ko, nalaglag. Naglag yung mic ko. Okay, ba rinig ba? Oo, narinig. Hindi, ako may ano na ako diyan eh, may sinabi na ako dati diyan sa ano ko, sa live ko. Kasi napapaisip ako diyan palagi na hindi kaya parang ano lang to, pain. Dalawa, pain sa vlogger at pwedeng pain para sa Duterte. Para pain na para makasira, makapahamak. Kasi kung nag-iisip ng maayos yung naglabas ng video na yan, hindi ilalabas ang maisog yan eh. Hindi ilalabas nila kasi alam nila na mapuputukan dyan yung mga Duterte. Dahil alam nila yung maisog ay Duterte. Duterte, yeah. Diba? Kung talaga, kung talagang may concern yung tao na naglabas ng video na yan, hindi mo ilalabas yan kung may concern ka sa Duterte. Mm. Ibig sabihin dyan, lumalabas lang na wala ka talagang din pakialam sa mga Duterte. Kumbaga yung magiging resulta na itong ginagawa nyo, wala kayo talagang out. Kayong paki. Ang gusto nyo lang, makadamage kayo doon sa kabilang kampo. Oh, so yung mga nag-i-enjoy ngayon, tuwang-tuwa dito sa video na to, na talaga namang nagbubunye, ang tanong ngayon, natanggalan si Inday Sara ng 75 na security. So paano na? Anong gagawin natin? So ngayon, yung sinasabi ko kanina, masaya ba? Hindi, alam mo, isa pang matindi dito. Yung sanang fino-focus nila yung sa PhilHealth. Yes, eto nga. Grabe yan. Alam nyo, grabe po yung ginawa nilang yun sa PhilHealth. Yan, ramdam ng tao yan. Yan ang pag-pinocus natin yan dyan. Yung issue tungkol sa PhilHealth. Ako. Magigising ang taong bayan. Oo. Lahat nagko-contribute dyan, banat bayan. At saka una-una, magagalit ang mga ospital na hindi nababayaran. Isipin nyo, hindi sila nababayaran and yet may excess puno na tinanggal at nilipat sa iba. Anong kabalastugan yan? Yan ay isang ano, hindi ho yan tama. Tapos isa na, yan talagang dikdikin yan, natin. Yan talaga yung issue na sinasabi natin na may epekto sa atin. Oo, sa tao. Kasi itong bangag-bangag, alam na ba na natin? Obvious, wag na tayo magkakulukan. Ulit na yan eh. Oo, obvious naman na. Eh, hindi nga tayo nakakumbinsin ng iba eh. Eh, yun ang tanong. Nakasira pa nga tayo eh. Lalo pang nainis ang tao eh. Tsaka ito pa, nagtataka din ako. Bakit hindi inilabas yan dun sa nung panahon na nasa Senado si Morales, no? Kasi hawak na pala nila yan eh. Ba't hindi nila in-area yan dun? Lanado nga. Lanado. Yung sinasabi ni Barat Pai na hindi organic yung galit ng tao. Parang talagang mayroong mga grupo na gumagalit dun sa tao. Pinipilit nila magtawag sa EDSA, eh, hilaw pa eh. Tapos biglang nung tinakot lang, ako nagsabi na si Marcos yan, ha? Kaya yung tapang-tapangan eh. Yung panahon din sa PDEA. Hindi. Tanong nyo kay Uncle Sam kung ma-attend ako ng Senate. Tapang-tapangan. Pero pag every time na nakokonfront siya, umiiwas. Ano ba namang klaseng vlogger ito? Sa madaling salita, ginagawa niyang mga tanga yung mga viewers niya rin. Exacto. Kasi, biruin mo, nilabas niya hanggang yung video. Ngayon nga, tapos i-deny niya. Hanggang ngayon nga, pinagtatanggol pa rin nila. Pero DDS daw sila. So, ngayon, naapektado ang mga Duterte dahil dito. So, ano na, sino ba talaga ang pinaglalaban nyo? Yung vlogger na idol nyo o yung mga Duterte na hindi kasi nila mahal si Duterte talaga. Yun ang totoo. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Ginagamit nyo lang si Duterte para madagdagan yung views nyo. Yun. Huwag na tayo maglokohan. Ginagamit nyo lang yung mama para lang madagdagan ng views nyo. Sinasakyan nyo lang ang mga Duterte. Pero ang totoo, gusto nyo lang makadagdag ng views. Tama. Hindi nyo mahal, kasi kung mahal kayo, hindi nyo ipapahamak. Tama. Alam mo yung mahal mo, yung anak mo, syempre mahal mo, di ba?
At the same time, hindi mo siya papahamak na, uy, sandali, alanganin itong discarding to, ha, mapapahamak siya. Oh, iyon ang isipin niyo eh. Sino ang napapahamak sa ginagawa ninyo? Hindi niyo iniisip yan.